parang weapon. Minsan talang manalo. Huwag kayong tatay ah. Yan. Salamat sa iyo. Ano lang ito, nung minsan, malapit ang Pasko. Sabi ko sa katekista, oh, Ate Gertie, kumusta po ang Pasko ninyo? Itagirap ngayon. Hindi bali, Father. Uuwi po yung mga anak ko. Mayroon tayo sa Batangas, mayroon sa nito. Magiging kompleto po kami, Father, ngayong Pasko. Paghirap, pero kompleto kami. Masaya na po kami. Alam ko, natutuyo yung kanyan. Sige. Yan yung mga kaligayahan. Talagang lapat. Lapat. Dahil sa ating Panginoong Diyos. Pero kaligayahan na pinaliligaya lamang sa sarili. Ang delikado dito sa pinaliligaya lamang sa sarili, kinakailangan mong gumastos. Pero darating yung point na kahit gastos ka ng gastos, eh hanggang doon mo lang, manhid na eh. Yan ang nangyayari sa mga atik. Sa una, masaya. Pero dumarating yung point na kinakailangan dagdagan ng dagdagan yung dosage para maabot yung same effect. Hanggang dumating yung point na pati yung katawan ay kasisira. Yan ang pinasasaya ang sarili. Yung mga gastos, sinisira ang sarili. Samantala ang tunay na kaligayahan ay libre. Libre, galing sa Diyos. Mapalad ang mga Aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat pasakta kasama sila sa kanyang kaharian at lahat ng ito. At ngayon ay binibigyan natin ng pansin ang isang tunay na mapalad. Sino? Si San Lorenzo. San Lorenzo. Martir. Alay mo, pinatay tapos ating itinataas. Bakit? Di mapalad nga eh. Mapalad na eh. Sino may sabi? Edi ang Diyos. Makalagay dito. Mapalad kayo. Mapalad na pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanilang tayo. Yan si San Lorenzo at ang kanyang mga kasamahan. Yan sila ngayon. Pinararangalan natin sapagkat kasama si San Lorenzo kaysa si San Lorenzo at ang kanyang mga kasama. Sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Pero, hindi naman lahat eh, ano, magiging martir. Like ko, ayun yung maging martir. Ako, ayoko din martir eh. Baka pagdating ng panahon ni, ano, ayoko na. Pero, maraming paraan ang magiging martir. Paunti-unti, inuutay-utay ang pagiging martir. Yan, ito. Yung nahahapis, tinatanggap ang hapis para sa kabutihan. Mapagpakumbaba, ito. Martir, pinapatay ang pride. Nagbibinding makatupad sa kalooban ng Diyos. Martir, pinapatay ang pansariling kalooban. Ang mga mahabagin, martir, sapagkat tinuturuan ang kanilang sarili na masaling ang kanilang puso sa nakikita ng pakighatian ng kapwa, hindi nagdedema, hindi nagiging manhid, tinatanggap, suffering with empathy, sharing the pain of one's tempo. May malinis na puso. Martir. Sapagkat pinokontrol ang sarili. Doon sa mga layo ng katawan. Mayroon isang pare. Anong sekreto mo sa buhay? Sabi niya. Meron. Anong edad po din yung father? 83. Ah!
Meron pa kayong may dinasuhan na. Pero yun yung ano, sekreto. Sabi niya, yung mga bawal, patikin-tikin lang. Oh. Kayo pa noon yung mga iisip dyan, ha? Sabi niya, yung mga bawal na pagkain, patikin-tikin lang. Yung mga ibang bawal, what? Delikado yan. Gumagawa ng paraan sa pagkakasundo na ito. Pinag-uusip na inaalimura. Magdiwang kayo at magalak sa pagkakalaki ang inyong gantimpalan sa langit. Lahat ay tinatawagan na maging martir. Paglipot sa sarili, ito naman ang sinasabi dito sa opening prayer. Ang mga gumaganap sa iyong kalooban kahit na sila'y usigin at pahirapan ay tinuturing mo mapalad sa iyong kalooban. At sana ay tumimo din sa ating puso ang San Mo Responsorio. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Ngayon, bago tayo mag-misa, ay ako'y kinausap ni Father, ang Senyor. Meron daw kayong pasisimulang anong program dito. Program. Ito yung pagtulong sa mga dukha, more of scholarship, para yung mga tao na kasama tayo rito na nangangailangan ng tulong, tulungan natin. Marami kasi tayong mga kayamanan na natutulog. Natutulog lang. Sabi nung kayamanan, ang tagal ko na dito sa bangko. Hindi man lang ako makalabas-labas. Hindi man lang ako makapagpasyal-pasyal dyan. Hanggang bangkok na lang ako. Kasi mo yun ang tanto, masariwang hangin. Alam ko, nakakalabas lang ako pag namatay dito, may ari kong ito. At ako'y papamana. Doon, nag-astusin ako para sa kanya, funeral rites. Yan. Kaya mga natutulong natin kayamanan ni ilabas. Tulong sa kapwa. Yung kayo kwarta. May kwarta na malungkot, may kwarta na masaya. Ang pinakamasaya sa lahat ng kwarta ay yung worth 20 peso bill. Sapagkat lagi nilalabas sa TV on offer. Kaya yung mga nasa pitaka, yung mga bill sa pitaka, merong malungkot, merong masaya. Meron ngayon pa lang, sabi ng 20 peso bill, ang saya-saya. Makakasiboy ako ng saliwang hangin. Ilalabas ako mamaya. Makakalapit ako sa altar. Sabi ng malaki-laki ang bayo. Oo nga, ako, ipit na ipit ako dito. Halos makahinga. Pero sabi, siguro makakalabas din ako dito mamaya sa Jollibee. Sasabihin ng 20 peso din. Jollibee? Ano yan? Hanggang pagkain ka lang, ako para kay Jesus. Kaya, tutulog tayo, ha? Paligayahin natin ang ating kwarta. So, tayo magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang halimbawa ni San Lorenzo ay nagbibigay sa atin. Hanggat ang butil ay hindi namamatay, hindi ito magbubuhay. Kailangan natin mamatay sa ating sarili. Ialay sa ating Panginoong Diyos, tayo ay magdaranas ng kaligayahan
nagsusunaman ang pagpapagbibigay dito sa lupa at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggang sa pagkakas. San Lorenzo, panalangin natin. Ay tumayo para sa ating pananampalataya. Sumasok ang pananampalataya. Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may luma ng langit at lupa. Sumasampalataya po, Yesu Kristo, iisa ang Diyos, Panginoon ating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni sa pamanilang Birhen, pinagtukasakit ni Poncio Pilato, at pinako sa krus na matay at ilibig. Naraog sa kinaroonan ang mga yumao, na may ikatlong araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit, nalulunok sa araw Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Roon ang mukula, paririto at hukong sa mga buhay ng mga matayang tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay ng mga kabilang. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos, ilingin natin sa ating Ama na ang ating pamilya ay magsilbing simbahan sa tahanan upang ang mga pagpapalang kinakailangan ay matanggap, mapakinabangan, paparatiin at may bahagi sa kapwa, pamilya, ang tugon. Pagpalain at gawin mong ganap ang aming pamilya, Panginoon. Pagpalain at gawin mong ganap ang aming pamilya, Panginoon. Para sa Santo Papa Francisco, patuloy mo siyang pagpalain ng Ama. Naway manatili siyang malakas at malusog ang pangangatawan. Naway ang kabanalan ang siyang magniknik sa kanyang paglilingkod bilang pangunahing ama ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Magpadain at gawin mong ganap ang aming pamilya, Panginoon. Para sa lahat ng obispo, pari at diakono, bigyan mo sila, Ama, ng karunungan, katapangan at katatagan upang may pagtangkol ang pamilya. Sila naway maging masighi sa pagtuturo ng katotohanan, ipagtanggol ang kultura ng buhay, at itayo ang mga pamilya sa kultura ng kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain at gawin mong ganap ang aming pamilya, Panginoon. Para sa mga Kristiyanong pamilya, pagtibayin mo, Ama, ang pagsasama ng bawat mag-asawa. Naway may taguyod nila ang kanilang mga anak. Maging masayang kasama at alagaan ang mga lolo at lola sa kanilang katandaan at pangangailangan. Sila naway maging buhay na saksi ng pag-ibig at awa mo sa simbahan. Tahan ang kanilang ginagalawan at kinabibilangan, lalong higit sa mga kapitaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain at gawin mong ganap ang aming pamilya, Panginoon. Para sa mga pamilyang nasa matinding pagsubok, nasa panahon ng ipagkakaunawaan, ng kahirapan, ng karamdaman, naway maging mahinahon sila, itong harapin, mapayapang latasin, matanggap nila ang paglingap mula sa pinagsama-samang tulong mula sa pamilya, kapag-anak, sa mga kaibigan at kapitbahay, at higit sa lahat mula sa ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain at gawin mong ganap ang aming pamilya, Panginoon. Para sa pamilya na naging biktima ng karahasan at ng walang katarungan, naway ipagkaloob mo sa kanila ang katarungan kanilang ipinagdarasal at minimiti sa tulong ng mga nasa kapangyarihan, ng mga mababatas at mga kalaga sa kaayusan. Naway hindi mawala ng puwang sa kanilang puso ang pagpapatawad sa mga nagkasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain at gawin mong ganap ang aming pamilya, Panginoon. Para sa mga namayapang kasabi ng pamilya, tanggapin mo, Ama, ang aming magulang, kapatid at kaibigan na pumanaw na. Pagkalooban mo po sila ng kapahingahang walang hanggan at tumanglaw sa kanila ang liwanag ng pakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain at gawin mong ganap ang aming pamilya, Panginoon. Maway nama, gabayan at patnubayan mo kami at ang bawat pamilya upang masaya naming magampanan ang aming mga tungkulin at mapagpapasalamatan ang iyong ibayong pagpapala sa amin.
ang lahat ng ito ay aming ipinaabot sa iyong harapan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, huwag ang pag-aaya.
Panginoon natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang mga Panginoon itong pag-aaral sa iyo ng mga kamay sa kapirin ng karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong samay ng iyong Panginoon. Maraming lumikha ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo at kasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon. Ating Diyos, maraming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Lorenzo at mga kasamahan ay parangalan. Sila ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila ay mamatay. Sapagkat minarapat mo kanilang matularan ng iyong anak na nabuhay ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpunin sa iyo ang walang bukay sa kamitan, kami nagbubunin sa iyong katapilan. Espiritu. Ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanal. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong anak. Ama, sinasama namin pakapanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming dinilaan sa iyo. Ito nawa ay maging katuwan ng dugo ng inyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagbuto si Pagdiwa ang misteryo nito. Noong kami pagkandulusya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katuwan na inahando para sa inyo. Ngayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na pagkahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay makipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalusalo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Diyos ang Mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose, ng mga apostol, isang Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming naasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang handog na ito ng aming pagkasundo sa iyo ay magbunga naman ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong dating. Palatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan na lalakbay sa lupa. Kasama din po at si Papa Francisco, ang aming obispo Benaventura, ng tanang obispo at buong kaparilan ng piniling sambayan. Tingin mo ang mga kaitingan ng angkan ang itinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, tukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng dekin. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yung mawa at ang lahat ng bulisan na sa mundo ito nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kaming mahal sa makakarating sa iyong pili at sama-sama magtatamasa ng kalingyang walang galit sa pagkataan mahal si tayo ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siya tagdalaan ang kapaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Silingin natin sa Ama, mapasa amin ang kariyan. Mama.
sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. Ayat tayo ng kapayapaan sa Jesus. Thank you.
katawan ni Kristo, dugo ni Kristo, tubig mula sa taliliran ni Kristo, papapakasakit ni Kristo. Butihin Jesus, sa loob ng mga sugat mo, pagmuli pa yung tulog, sa nagpapahamak na kaaway, sa sandali ng pagpanaw, at iyong ipag-utos, upang kaisa ng iyong mga banal, sa kalimitan ng pasawa ng handa, amin. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang hain na nabibigay buhay. Habang panahon kami nililingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyay, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mo kami makarating sa karwalatian, inilaan mo sa amin, inilaan mo sa amin. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo muna po ang lahat. Narito po ang ating presidente ng PPC, si Dr. Angeli Babaw, para sa ilang pasasalamat. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat na nakisa sa pagbunita ng kapistahan ng unang santo ng Pilipino, si San Lorenzo Ruiz de Manila. Una sa lahat, bigyan natin ng papuring palakpak ang buhay nating Diyos. Sa pagbibigay ng isang magandang panahon. Actually, meron po tayong bagyo, hindi nagparamdam sa atin. Ay kapangalan ko pa po ang bagyong ito. At syempre, kaseksi ko rin. Okay? Ang bagyong si Jenny. Sinabihan po kasi siya kagabi ni Monsi bago kami umuwi na huwag munang dumalaw ngayong pesta. Kasi ibig naming handugan ang Diyos kasama si San Lorenzo ng isang masaya at maaliwalas na kapistahan at banal na misa. As a servant leader, I personally can't perform these activities by myself. So I would like to express my warmest gratitude to my fellow PPC officers, VP for Ministry, Brother Ronnie Medialia, VP for Covenantant Communities, Brother Jeff Corrales, Secretary Sister Ruby Bonite, Treasurer Sister Marina Bakay, and Auditor Brother Menandro Batula. Siyempre, worth mentioning din po ang different heads ng mga ministries. Ang LCM, yung mga kamembro ko po, maraming salamat po sa inyo. MPG headed by Sister Rose Peña. EMCH by Brother Gilbert Pinza. Music Ministry, Brother Ruel and Sis Glo Barbosa. Lingkod ng Dumbana, Aaron Lopez. Bible Ministry, Sister Marina Bakay. Social Ministry, Brother Jeff Corrales. Temporalities, Brother Menandro Batula. PYM, Roy Ferrer. Family and Life Ministry, Brother Tony and Sis Ruby Bonite. At ang UCG, Sister Penny Cruz. Ngayon din po sa mga namumuno ng mga covenanted communities and church organizations, CFC Global San Lorenzo, Brother Jess and Sis Elaine Magno. CFC Global San Lorenzo Village, Brother Basil and Sis Tess Hamor. CFC FFL, Brother Arnel and Sis Edric Claveria. CFC Global Maliklit, Brother Helacio De Guia. San Lorenzo Ruiz Marriage Encounter, Brother Tony and Sis Ruby Bonite. Handmaids of the Lord and Black Coordinator Head, Sis Mila Bofield. Charismatic Community, Sis Senen
Cardona.